To my right, fighting out of the blue corner, weighing 105 pounds and wearing yellow trunks, and under the Bicab stable of Cagayan de Oro City, and currently the PBF number 8 mini flyweight in his division. Ladies and gentlemen, please welcome Alan Dugang. Alan Dugang. His opponent across the ring, fighting out of the red corner, weighing 106 pounds and wearing black trunks, and under Aljo Haro stable of Metro Manila, and currently the PBF number 4 mini flyweight division. Ladies and gentlemen, the boxer Florante Condes. Condes. Three judges, Din Singh, Tanyahura, and 1-1. Referee in charge of this bout, Oswaldo Sayas. This will be a 10 rounds contest. Musikan responsibility sa inyong boxer. Puntayan niyo ngayon tabang ipadayo ng boxing, okay? O kamo, ibalo sa boxing. May complete question ba, okay? O back to your corner. Okay, 10 rounds po labanan ni Alan Dugang at ni Florante Condes. Maka-rated dito ganito sa minimum weight division. Sa PBF, si Alan Dugang, yung nakadilaw, number 8. Si Condes naman, number 4. Sa PBF rankings. Pareho silang 24 years old. At si Condes, eh, 4 knockouts, 4 wins. Lahat hindi sana itong manalo ng decision. Yan po yung naka-dark pants. Si Florante Condes. At si Dugang naman, meron 3 knockouts in 10 wins. Veterano na ito si Dugang, no? With a total of 19 fights. At si Condes naman with a total of 8 fights. Ano ito sa Condes? Familiar sa akin ito eh. Lumaban niya sa Kisarama. Oo. Abot ko lang nga ba eh. Nakita ko na ito eh. Tama, kay Aljo Haro nga pala ito. Oo. Ito, very calculating. Oo, oh. Oh, sinisipat-sipat ni Condes. Itong si Alan Dugang. Well, knockout puncher ito si Condes eh. Kanya, ang hinahanap niya dito, opening ka agad eh. Oo. Now, schedule for 10 tayo rito. Uy, ayan. Puro mga body punches ang binitawan ni Dugang. Rapido, rapido. Oo. Alan, rapido. Dugang. Nagabutuan itong si Alan Dugang na naka-yellow trunks. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng Dugang sa Bisaya? Dugang, di ba kapatid? Hindi. Ang Dugang is a dagdag addition. To add on. Baka yun ang gusto niya, no? To add on Florante Condes to his victims, no? List of victims. Pero, of course, Condes will have something to say about that. Yung gusto ko palang sabihin, eh, Tugang. Ah, Tugang. Yung kapatid yun, hindi ko. Oo, sa kapatid, sa Bicol yan. Diyos marahin na Aldao, sa Indogabus, mga Tugang. Yan. Yeah. Family ko kasi taga Bicol. Okay, the crowd getting a little impatient dito. At sabi ni Referee Sayas, sandali. Kung gusto nyo, ako na lang lalaban. Okay, napagsabihan po yung dalawa. Let's get it on. Eh, kasi mga knockout punchers ito eh. Kanya, ayaw nila mga jab-jab eh. Gusto nila, puro mga hook at puro mga power bombs. Kanya, yun. Naghahanap sila ng opening. Condes, 4 knockouts, 4 wins. He's a very explosive puncher. Saliwete pa ito si Condes. Remember, ito si Dugang, experienced yan. He's been a pro for 5 years. Ako maraming laban. Eh? Maraming siyang laban, yes. Ano bang specialty niya attack? Yung rapid fire attack. Walang masyadong nangyari doon. Wala. At ito si Condes, si pailing-iling. Looking very disappointed na walang masyadong fireworks doon sa first round na yon.
Secundis po, nasa na ba Silla? Na, yun, nandiyan na yung Silla. Ayaw, okay, sabi, nung second, wag. Baka ma-spoil. Oo. Hindi niya pinapaupo ito Secundis. Mamaya na lang, sabi niya. Eh, kanya naman pala yung si Dugang, eh, hindi din ano, umupo. Ba, nagsisitindigan itong dalawa. Para tabla lahat, manos lahat. Ayan, oo. Oh. Standing room only sa loob ng ring. Oo. Yan. Walang sitting down. Patas-patas, sabi nyo. Well, nung first round po, mga kaibigan, medyo nagsipatan lang itong dalawang boksingero. At medyo nainip nga po itong ating audience dito sa Mindanao Polytechnic State College Gym sa Misamis Oriental. Nais po natin ipalala po na ito ay bahagi ng selebrasyon ng Diamond Jubilee of the province of Misamis Oriental. 75 years ago, tinatagpo. Pinaghiwalay actually, no, yung isang buong probinsya ng Misamis, naging Misamis Oriental at Occidental. Dito po Misamis Oriental, dito po tayo sa kanyang kabisera o capital city, which is Cagayan de Oro. At dinala po itong pistorama ni Governor Oscar Moreno at ni promoter Boy Cantada para po sa selebrasyon dito sa Misamis Oriental. Ito si Condis, yung malakas sa kanya yung kanyang kaliwa. Eh. He's just looking for that opening to throw the left. Yun, no? Every time he throws the left, talagang may power eh. Hindi lang yung, wala pa siyang landing do. Puro overshoot. Yeah, no? Tama. Yung kaliwa. Bigwas yun, eh. Bigwas. Ayun. Ibang klase din ang kaliwa nito ni Condis, ano? Pamatay eh. Siguro, kinaalam niya dito kay Dugang kung gaano kalakas. Ano yan, sandali. May dugo. Oh, pero at sabi caused by a punch. Oo, oh, sabi ni referee sa akin. Suntok yun. According to the referee, wala in action. Legal blow. Oh, wala rin deduction dito sa legal blow. Oh. Kaya lang gusto niya patignan sa ring position. Gawa ng kaliwa yun, ha? Kaliwa bang tumama? Oo. Oo. Definitely. Kaliwa yun. Nasa kanan niya, eh. Oo, tama. Okay. Yeah, okay, on the ball ito sa referee Sayas, ha? Oo, on the ball. Tsaka very decisive. Oo, referee Oswaldo Sayas. Walang tentativeness. Taga Cagayan de Oro City po yan, si referee Sayas. Nagkaroon ng boksingero, Sayas, eh. Ganun ba? O namatay. Wow, si Manuel ba? Sayas. Oh. At talaga, Sayas 2 years ago. Oh. Op, ito, ano ito? Nagpapakita ito si... Alan Dugang. Lako. Pero pinababayaan lang siya. Oh, lako. Yun, lako. Ang ganda ng kanan. Ang lakas. Ang lakas itong Condis. Lako. Nautik na mapaangat itong si Dugang. At hindi lang ano, ha? Hindi lang yung kaliwa ni Condis ang malakas, yung kanan din. Oh. Lako, aray. Yung kanan nga yung motik mapaangat kanina. Eh. Oh. Ang problema dito kay Condis, in his eagerness to land the big left hand, napapabayaan niya ang kanyang depensa. Natatamaan din eh. Oh. Oh. Kasi pinababa niya yung kanyang left hand because it is always ready to strike. Eh, pagbaba niya yung kanyang left hand, naku, open na open siya for the right hand. Oh, tinatamaan na. Oh, yun. Nakabalik si Dugang. Siya tumatama ngayon. Naku. Bumalik po ito si Dugang. Pero ito si Condis, parang sumi-tempo lang. Baka, oh. Baka pero alam mo, nasaktan eh. Oh. Naging overconfident si Condis eh. Oh, ito naman, kinatawanan niya. Pagka tumawa ng ganyan yung boxer, alam mo, nasaktan niya. Kumbaga, pinahihiwatig niya na wala nangyari, pero ibig sabihin niya, nasaktan niya. Ang kanya manager, si Aljo Haro, nandun na. Oh, umakyat bigla si Aljo. Corner at, sayang eh. Yung dalawa, nagtawanan. Chicken out, chicken out, chicken out.
All right, round number three of this 10-rounder in the minimum weight division between Alan Dugang and Florande Kundis. No knockdown so far, pero nakatamaan po at nakasakitan ng second round. Una, si Kundis na nakasakit. Bandang dulo ng round number two, mukhang si Dugang naman. Ito, nakasaktanin ko si Kundis. It's a body attack here by Dugang. Pero naghihintay lang si Kundis ang open ito naman para ibitawan yung kanyang kaliwa. Pero hindi siya binibigyan ng pagkakataon ni Dugang eh. Ito si Dugang, all out sa kanyang atake. Oh, sabi ni Kundis, ako naman. Ang tingin ko ito si Kundis, pakiramdam niya talaga, kaya niya yung suntok ni Dugang eh. Oo, pero... Ang dami nun eh. Oo. Huwag siya maging overconfident, however, no? Because may lakas din ito si Dugang. Uy! Sapol yun. Tanggal yung mouthpiece. Oo. Sapol yun. Yung mouthpiece. Nandun sa canvas. Mouthpiece po yan ni Dugang. Okay, now, the referee, you notice, hindi niya binibreak up ito, ha? And that's the mark, again, of a good referee. He will wait for a lull to break up the action, to bring back the mouthpiece. But if there is no lull, patuloy dapat ang action. Yung ibang referee, binibreak up nila kagad which is bad because it gives a due advantage. Hindi yata niya hindi niya nakita. Oh, ngayon, nakita na niya. Tama yun. That's the right timing, no? Yeah. Okay to see referee Sayas, ha? Kausap natin niya kanina. At yun, pahiwating siya na taga rito sa Sacagayan de Oro at madalas lang niya pinapanood ng Fistrama. Tapos sila natin mabigyan ng exposure, ano, hindi lang yung mga boxers, kundi yung mga referees, mga officials, dito sa probinsya. Ito ang ginagawa ngayon ni Dugang, talagang sinusugod niya ito si Kundis, using his head as almost like a battering ram. Kanya naman ito si Kundis, he's trying to connect with left uppercuts. Nareklamo si Kundis. Tinamaan daw sa, ng ulo. So, nali. Nabibigyan ng warning ni Sayas. Yun! Hindi tumama yan. Pero may kanan din ito. May kanan din si Kundis. Malakas din yung kanan eh. Pero tumama si Dugang. Ang kanan. Maganda itong laban na ito. Action packed. Tsaka parang nararamdaman mo na may mangyayari. Oo. Parang yung dalawang boksigero nasindihan na eh. Kumbaga fireworks. Hindi lang watusi ito. Bawag na ito. Super Lolo. Yeah. Lakasan tayo. Para racket. Yan. At eto naman si Yeno. Uy! Yun, oh. Oh, tinamaan naman si Kundis. Oh, boy! Nakakapalita sila. Maganda nga. Maganda yung laban. At pinapalakpakan po ng ating mga kaibigan dito sa Misamis Oriental. The knockout action will be back here on Fistorama. So hot. Good recognition from Alex Compton to Baguio. Kind of for himself in this country. Look at the way they swing the ball. Fabulous. Back. Gets it to go. He couldn't take it shot, pero ito yung isa, mainit eh. Ang ganda kasi ng momentum mo eh. Wake up 17 points, Randy. In 24 minutes back. Get into the game, PBL Unity Cup. Baba sa laro. Umilag na, baka kayo ang maging punching bag. Fistorama is back. Wanting mabundol ng referee sa ayos ng ating round girls. Ano, aksidente ba yun? At talagang hindi, pero, sinasadya? Hindi, pero talagang chinek niya yung kanyang momentum. Ayun. Magaling din ang reflexes nito sa referee sa ayos. Pero parang nang hinayang siya, ba't niya ba? Okay, nakakasiyahan po tayo rito sapagkat that's what it's all about. Ito po yung celebration ng Diamond Jubilee ng lalawigan ng Misamis Oriental. Fiesta sa Miss Or. Ngayong hapon, kaninyong tanan sa Tibog, Pilipinas. Di ata sa lungsod o sa syudad sa Cagayan de Oro. Ang Fistorama ginalit kaninyo sa
mayong kabubuton ni Gobernador Oscar Moreno sa Misamis Oriental o sa Vistorama ni Edgardo Boy Cantada. Ay, ito na naman ang atake ni Dugang. Mahingin siya dun sa ano, against the ropes. Nakatama siya. Nakatama. Yun ang mahina kay ano eh, kay Kundis. Yung depensa niya sa kanyang left side. Uy, talagang ano eh. Ito mo tiyempo lang ito sa Kundis eh. Oo, pero ano eh. Hindi niya natatamaan, no? Hindi nagja-jab ito si Kundis, ha? Yeah, yung talaga, mga power shots eh. Talagang pangyanig yung gusto niyang bitawan. Ito, probing right hand lang yon, hindi naman jab yon. Parang sinusukat-sukat lang itong kalaban niya. Kay Kundis. Pero si Dugang, sugod na sugod, ha? Oo. Uy! Sa paliwa na yun. Yun na naman, talagang dinudukot niya, oh. Sa bodega. Oo. Oh, sa pagiliran naman. Sana naman, sa pagiliran. Kaya kay Kundis. Talagang dinudukot ni Kundis, oh. Uy! Uppercut. Yun na naman. Para mga bolo punch yun, galing kay Kundis. Oo. Yun na naman. Ang layo na pinagagalingan sa ibaba, eh. Oo. At pag hinihintay ni Dugang yung ano, yung tira ni Kundis sa katawan, biglang tatamaan siya sa ulo. Oo. Ako, hirap naman ang buhay ng boksingero, no? Ito na naman si Dugang. This is what he's been working at. Pero wala yan eh. Si Kundis is just allowing him to parang, expend the energy. Parang niro-ropa-dope niya. Ropa-dope yan, ropa-dope. Yun na naman, ako. Alam mo yung mga tamang yan sa bodega, maya-maya ang epekto niya, no? Oo. Oo, dito rito. Maya-maya, empty na warehouse. Oo. Sa likod ng daan. Kung tumama yun, ako. Oo. Oo, tumama! Uy, nako! Hilo, hilo! Dalawa, oh my God! Yun! Woo! Yeah, sabi ako, grabe yun, no? Uy, naku, wala na yan. Wala na, wala na. Lupay-pay na. Uy, pinibilangan pa ni Sayas. Wala na. Wala na, wala na. Wala na, wala. Okay, that's it. Okay. That's a good decision on the part of referee Sayas. Talagang walang manana. Mga lima hanggang anim na suntok nyo na sunod-sunod na malalakas, no? Pero alam mo, ito si Sayas, ha? He gave him all the opportunity. Hindi niya kaagad tinigil. He continued the count even as he was standing up. At ito si Zaya, so talagang tinutulungan pa yung boxing. Sabi ang unang kumuha ng silya. Tama. Pero ano natin ito? Grabe. Kaliwa unang tumama, malakas na... Pero may kanan din yun. May kanan din, may kanan. O kanan yata unang tumama. Ito, kaliwa. Grabe, ito, ito, ito. Grabe, oh. Yun ang kanan. Yun ang una. Tignan mo, narin din na, oh. At this point... Nasilundan. Oh, he didn't know where he was. Yun, ako. Grabe yun. Meron pa eh. Kaliwa. Meron pa yan. Tapos, meron pa. Kaliwa na naman. Kaliwa, ayun na naman. Yun, kaliwa. Ako. Tatlo yun. Sunod-sunod. Puro mga power shots. Grabe ang power nitong kondisyado. Yan sinasabi natin kanina eh. Nag-aabang lang ito eh. Matayin lang ito. Binababayaan niya sa buntok. Itong si Dugang. Pagkatapos, pag nararamdaman niya, medyo napapagod na. At saka niya bibitawan yung mga matitindi niyang suntok. And that's exactly what happened. Grabe power, raw power, ni Kundis. And now he brings up his record to 5 wins, 5 knockouts. Oh, lahat ka panalo niya, puro knockout, ha? Pero meron siya tatlong talo na, at saka isang draw. Okay, pero let's get... may promise, promising fighter. Okay, pakinggan natin ang official time from Rady Kimura. Ladies and gentlemen, 2 minutes and 59 seconds. In the fourth round, we have a winner by TKO, Florante Conde. Okay, yung po mga kaibigan ng official time ng knockout, a spectacular one, delivered by Florante Conde over Alan Dugang.
At we'll have the wrap up for you in just a short while. Okay, 10 rounds po labanan ni Alan Dugang at ni Floranto Florante Fundis. Maka-rated dito ganito sa minimum weight division. Sa PBF, si Alan Dugang, yung nakadilaw, number 8. Si Fundis naman, number 4. Sa Fundis, 3 judges, Dinsing, Tanyahura, and 1-1. Referee in charge of this bout, Oswaldo Sayas. This will be a 10 rounds contest. Aliton, aliton. Galion, Tony. Kamusikan. Responsable sa inyong boxer. Puntayan nyo. To my right, fighting out of the blue corner, weighing 105 pounds and wearing yellow trunks, and under the Bicab stable of Cagayan de Oro City, and currently the PBF number 8 mini flyweight in his division. Ladies and gentlemen, please welcome Alan Dugang. PBF rankings. Pareho silang 24 years old at si Condis, 4 knockouts, 4 wins. Hindi sana itong manalo ng decision. Yan po yung naka-dark pants, si Florante Condis. At si Dugang naman, meron 3 knockouts in 10 wins. Veterano na ito si Dugang, no? With a total of 19 fights. At si Condis naman. Alan Dugang. His opponent across the ring fighting out of the red corner, weighing 106 pounds and wearing black trunks, and under Azul Haro stable of Metro Manila, and currently the PBF number 4 mini flyweight division. Ladies and gentlemen, the boxer Florante Conde.